Para sa mga bata sa grade 5 music, describes the texture of a musical piece. Mga bata, today we're going to learn how to describe the texture of a musical piece. Ang gawain ninyo pagkatapos ng leksyong ito ay isang performance activity. Pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 38. Sa impormasyon inyong makikita at mababasa na ang texture ay ang elemento ng musika na nagsasaad kung gaano karami ang tunog o melody na naririnig sa isang awit. Kadalasan, ang texture ng musika ay inilalarawan na manipis o makapal. Manipis ang texture ng musika kung ito ay binubuo ng isang tunog mula sa iisang boses o instrument. Kapag ang musikang naririnig ay binubuo ng dalawa o higit pang mga tinig o tunog, ang texture nito ay makapal. Narito ang mga uri ng texture. Una, monophonic. Ang salitang monophonic ay hango sa salitang mono na nangangahulugang isang tunog. Ang ganitong uri ng texture ay napapansin sa mga komposisyon na may iisang linya ng musika na pamboses o pang-instrumento. Isang halimbawa nito ay ang kilalang Gregorian chant na tanyag na inawit. Ilang siglo na ang nagdaan. Narito ang isang halimbawa ng awitin na may monophonic texture. Tingnan at pag-aralang mabuti ang musical piece ninyong makikita sa inyong RBI Learning Materials. Visus tactus custus in te valitur, sed auditus solo tuto creditur. Credo quid dixit Dei filius, nil hoc verbo veritatis veri. In cruce latebat sola Deitas, ad hic latet simum et humanitas. Ambo tamen credens atque confidens, peto quod petimit latro penitens. Plagas sicut Thomas non intuer, Deo tamen meum te confiteor. Fac me tibi semper magis credere, in te spem habere te diligere. Pangalawa, homophonic. Ang homophonic texture ay binubuo ng dalawang tunog. Ang isa ay mula sa boses at ang isa naman ay mula sa isang instrumentong nagsasaliw ng melody. Kadalasang ginagamit ang piano at gitara bilang pansaliw. Ang ganitong uri ng texture ay mapapansin sa mga awiting bayan. Narito ang isang awitin na may homophonic texture. Tingnan at pag-aralang mabuti ang musical piece na inyong makikita sa inyong RBI Learning Materials. Pangatlo, polyphonic.
Ang salitang polyphonic ay mula sa salitang poly na ang ibig sabihin ay marami. May mga awitin o tugtugin na binubuo ng dalawa o higit pang melody ng sabay-sabay. May iba't ibang uri ng awitin at mga gawain na nagpapakita ng ganitong uri ng texture. Ito ay sa pamamagitan ng pag-awit ng mga round song or partner song. Narito ang isang halimbawa ng awitin na may polyphonic texture. Tingnan at pag-aralang mabuti ang musical piece na inyong makikita sa inyong RBI Learning Materials. Viva, viva la musica! Viva, viva la musica! Viva la musica! Ngayon, para sa ating halimbawa, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 41. Ilarawan natin ang texture ng musika. Basahin natin ang impormasyon na nasa loob ng kahon. Ang salitang monophonic ay hango sa salitang mono na nangangahulugang isang tunog. Ang ganitong uri ng texture ay napapansin sa mga komposisyon na may iisang linya ng musika na pamboses o pang-instrumento. Isang halimbawa nito ay ang kilalang Gregorian chant na tanyag na inawit. Ilang siglo na ang nagdaan. Sa paglalarawan sa texture ng musika, gumawa tayo ng balangkas base sa impormasyong ibinigay tungkol dito. Unang gagawin ay ang pagkuha ng mga pangunahing keyword. Unang keyword, monophonic. Ikalawang keyword, uri ng texture. Ang impormasyon na makikita ay nagbibigay ng dalawang pangunahing keywords. Ang unang keyword ay ang monophonic. Ito ang pangunahing ideya. Ang ikalawang keyword ay uri ng texture. Ito ang sumusuporta sa pangunahing ideya. Ang ikalawa nating gagawin ay ang pagsulat ng tanong. Gumawa tayo ng mga tanong base sa pangunahing keyword na nasa itaas. Unang tanong, ano ang monophonic? Anong uri ng texture ng musika ang monophonic? Ang mga tanong ay base sa keywords. Ang unang tanong ay tumutukoy sa unang keyword na monophonic. Ang ikalawang tanong naman ay tumutukoy sa ikalawang keyword. Ang ikatlo nating gagawin ay ang pagsagot sa tanong. Sagutin natin ang mga tanong na nakabase sa pangunahing keyword. Ang sagot sa unang tanong ay, ang monophonic ay hango sa salitang mono na nangangahulugang isang tunog. Ang sagot sa ikalawang tanong ay, ang ganitong uri ng texture ay may isang tunog at napapansin sa mga komposisyon na may iisang linya ng musika na pamboses o pang-instrumento. Ang mga sagot na makikita sa itaas ay base sa mga tanong na nabuo. Ang unang sagot ay sumasagot sa unang tanong at ang ikalawa naman ay ang sagot sa ikalawang tanong. Ang ikaapat nating gagawin ay ilarawan ang texture ng musika. Pagdugtungin natin ang mga sagot sa mga tanong upang mailarawan natin ang texture ng musika. Basahin natin mga bata. Ang monophonic ay hango sa salitang mono na nangangahulugang isang tunog. Ang ganitong uri ng texture ay may isang tunog at napapansin sa mga komposisyon na may iisang linya ng musika na pamboses o pang-instrumento. Ngayon mga bata, para sa iba pang halimbawa, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 42. At para sa inyong gawain, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 44. Ilarawan ang texture ng musika sa pamamagitan ng paggawa ng balangkas, pagbuo ng mga tanong at pagsagot sa mga tanong. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain.